Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, nagpasya ang liderato ng wabang kapulungan ng Kongreso na suspindihin muna ang pasok ng mga manggagawa, gayon din ang sesyon ng mga kongresista. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, ngayong araw at bukas, walang pasok sa batasang pambansa complex para makapagsagawa na rin ng disinfection. Tumaas na naman tayo kahapon, ano? 8,000, naka-8,000 na naman yung ano kahapon. Ano? At the same time kasi, para mas secure, nagpa-disinfect ulit tayo kasi nag-order si Speaker. Kasi although konti na lang yung pumapasok sa atin, just to be safe, para at least maanuhan din ano, yung mga employees sa kailangan pumapasok. Ma-protection na din kahit papaano muna para samantala. Magbabalik niya ang sesyon sa Webes, ganap na alas 9 ng umaga. Ginawaan niya nila ito upang maihabol ang pagpasa sa ibang mga panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago ang kanilang Holy Week break. Mainagahan lang natin kasi may mga aprubahan lang tayo ng mga measures on third reading. Ano? Kaya hinahabol natin na matapos yun. Para kahit papaano may nagawa tayo na matapos yung mga ibang mga pending measures natin. Samantala, mayroong 43 aktibong kaso ng COVID-19 sa mga kawani ng mababang kapulungan. Dahil dito pumalo na sa kabuuang 277 ang kaso na kanilang naitala magmula ng pumutok ang COVID-19 pandemic. Sa naturang bilang, 227 na ang gumaling sa nasabing sakit. 7 naman ang namatay, kasama na ang 2 kongresista. Hindi naman kasama sa bilang ibang mga mambabatas na nag-COVID-19 test, ibang pasilidad at nagpositibo sa sakit tulad na lamang ni House Majority Leader Martin Romualdez at Negros Oriental Congressman Jocelyn Blingkay Chong. Kasi di ba nag-conduct na ng antigen, tapos at the same time nag-contain confirmatory RT-PCR test. So, yun, iba-ibang offices nanggaling yung ano, yung mga active cases natin ngayon ano. Yung mga iba-ibang officer kaya isa yun sa dahilan din na nagpasahan na tayo sa nag-shutdown din tayo. Karamihan anya sa mga nagpositibo ay empleyado ng Kamara at staff ng mga kongresista. Nilinaw din ni Mendoza na mga aktibong kaso ay base sa RT-PCR test. Kapag nagpositibo anya sa antigen test na ginagawa sa Kamara, ay isinasalang ang mga ito sa RT-PCR upang makumpirma. De, RT-PCR na yan. RT-PCR na. RT-PCR test yan lahat. Kasi kapag nag-antigen tayo, no, pagka nag-positive doon, nire-resolve natin ng antigen ng ulit. Pag nag-positive pa rin yon, pinapa-RT-PCR na natin. Yun ang pinaka-confirmatory test na ginagawa natin. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara matapos ang kanilang Holy Week break na magkisimula sa Lunes, magkakaroon muli ng mass testing gamit ang RT-PCR sa mga kawani. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.